Nasa simbahan tayo ngayon. Inantay natin itong sasakyan ni Tatay Filomeno. Ito na po yung sasakyan kung saan sinakay si Tatay na ipupunta dito sa simbahan. Thank you.
Ito yun yung may. Opo, ito. Yun o yung
kayo, baypayan niyo. Hindi ka mantiga. Isang ano pamangkin ni Tatay Filomeno. May condolences po sa inyo. Oo. Hanggang doon na lang yung ano, yung mga alaala ni Tatay sa atin. Sila yung ano, yung nag-asikaso kahapon. Kung ano yung mga dapat kasikasuhin. Nung nabubuhay ba si tatay, ate, gano'n siya kabait sa mga pamangkin? Sobrang bait po ni Tito. Sa kamalambing po, yun nga naghuling dalaw talaga kami dyan, nagbisita. Grabe yung yaka pagdating niya sa amin, sa akin. That time, gustong-gusto niyang dalawin lahat ng mga kapatid niya, mga kamag-anakan, kasi yun na pala yung pahiwatig niya, ano? Opo. At ikaw din po yung ano, yung nalaman kong nagdalaw sa kanya nung nabubuhay pa. Opo. At proud din siya na may mga kamag-anakan siyang dumadalaw. That time kasi ay gustong-gusto niya talaga. Binigyan ko pa nga siya ng pamasahe para lang puntahan yung mga kapatid, mga pamangkin, para lang. Kaso nga lang, nagbago yung isip niya. Sabi niya, hindi na daw kaya ng katawan niya that time. Inaakit ko na nga po yung si Tito. Sabi niya ay ayaw daw po niya at inaatay nga daw po kayo, ma'am. Uh-huh. Kahit naman po mga kapatid, ayaw naman nga po sumama sa mga kapatid na yun. Okay. Gusto niya dyan lang siya. Gusto niya dyan lang siya. Ayaw niyang parang nagiging pabigat siguro. Kasi one time pala nagtira na sa inyo. Opo. Ilang buwan na nagtira sa inyo si tatay? Matagal din po. Matagal? Taon po. Diba inaano nila ang pang 9 na days? Opo. Anong ginaganap sa ganung ano? Padasal daw po yun. Oo, padasal. Mm-hmm. Yun bang padasal doon sa chapel, bayad na yun? Hindi pa? Hindi pa, ma'am. Hindi pa. Ngayon iaabot ko sa yun, no, yung ano. Ikaw na bahala mag-abot. Okay. Sa magdadasal para naman. I-settle mo na yun para wala tayong maging problema. Okay. Dun sa... Pagdadasal po. Oo. Totoo. Magkano yan? Dito po mga alam. Sabi nila 1.5. Oo. Ikaw na bahala, ano? Oo. Salamat po. Hanggang sa huli natin. Ito sa damit na yun. Dito lang pa akong 200. 200 pa na. Oo. Pumuhan ko na lang. Yan, basta ibigay mo yung padasal, ano, ate, para wala nang problema. Okay. Ano, clear naman na lahat. Papakita ko naman po ito sa mga kamag-anak ko para alam din. Hindi, okay lang naman po kasi ikaw naman yung pinag-anuan namin. Okay. Salamat po, ma'am. Oh, okay. Ayan, at
sinetel natin lahat yan, pati yung apartment. Buti na lang, 'di ba ate? Buti na lang in-update natin yung apartment niya. Wala pa palang pagsusuutan kay tatay at grabeng ano po, nakakalungkot kasi ilang oras na lang yung inaantay, wala pa palang pagsusuutan. At yun, dinali-dali nating binayaran kahapon itong apartment ni tatay. Ayan, at nagpapasalamat ako kay ate kasi siya din po yung isa sa tumulong sa pag-ayos lahat ng ito. Pakita mo nga ate yung ano, picture ni tatay, ano, picture. Galing din po sa akin yung picture na yan. Ako po kumuha, ako po yung nag-edit niyan. Pero di ko alam kung sino nagpa. Ikaw po? Sila na po nagpa, ano. Kasi nga po wala naman po akong picture na surunod ni Tito. Hinahanapan nga po, ang picture namin, magkatabi nga po kami na nakangiti po siya. Oo. Sana po nun ni Tito. Okay. Sige, di bale, si tatay wala nang nararamdaman ngayon. Dapat yung mga kamag-anakan, huwag na masyadong malungkot kasi si tatay ay namamahinga na. Nandun na siya sa ano, totoong buhay. Saka siguro kahit paano, masaya na din nga po at may pumunta ng mga kapatid. Oo. Ayan. At tanungin din natin yung ano, yung kapatid ni tatay. Dito tayo ate, sobrang init. Ayan. Masakit man ito tanggapin, pero ganito talaga yung buhay natin. Tay, ano yan? Pauwi na po kayo sa inyo? Ay, baka madaan pa kami doon sa bahay niya. Doon po sa... Oo, hindi sa kanayin. Doon sa Manukbuk. Oo, iayos niyo muna yung mga gamit ni tatay. Opo, tama po yun. Para, madaan ko ngayon muna nga. Oo. At nandun pa yung mga ibang gamit ni tatay. Okay. Kaya nagpapasalamat na lang ako na malaki sa inyo. Kasi simulat ko man at tumutulong kayo hanggang ngayon. Oo, tay. Yun naman po ay lahat galing kay God. Kaya i-share natin kay tatay. Ganun po talaga ang buhay natin. Ano? May hangganan. Hanggang dun na lang siguro yung ano ni tatay. Yung ano niya, buhay niya na hiniram. Ayan. Madami man kayong pagsubok tay na dun sa lamayan, ang daming ano, nagkakagulo pa, pero okay lang po yan, at least nakaraos na po. Nakaraos, kaya lang, para bagang palaisipan na nangyayari kasi, parang ding malahang saysay yung pagko namin dun. May saysay po, malaking saysay kasi naandun kayo, nandun yung presensya nyo. Yung presensya pa lang po, malaking bagay na po yun para kay tatay. Masaya na po siya kasi naandun lahat ng mga kamag-anakan. Meron man hindi dumating pero may mga kanya-kanyang reason po yun. Ano? Po, salamat po tay sa... Maraming salamat din sa inyo. Opo. Kasi lubos-lubos ang pagtulong nyo. Okay lang po yun. From God po lahat yun, pinadaan lang po sa amin. Maraming salamat. Okay po tatay. Ayan, mahal kong viewers, ito din yung isang kapatid. Pang ilan po kayo? Pang-sampu, ma'am. Pang-sampu po kayo? Ay, pang-siyam, ma'am. Siyam. Ilan po ba kayong magkakapatid? Onsi po kami. Tapos, magkakapatid. Tapos si tatay ang pinakapanganay. Oo. Yung sunod po sa kanya, ay bali na rin po, pumanaw na rin po yun. Oo. Sa inyong magkakapatid na, ano po yung pagkakaalam nyo sa ugali dati ni Tatay Filomeno? Mabait po siyang kapatid po. Hindi ko lang po siya nagdadalaw kasi sa kahirapan ko po. Oo, naintindihan po namin yun kasi yun din yung paliwanag sa amin ni tatay na ang mga kapatid niya ay naghihirap din. Kaya naintindihan niya din kung bakit hindi... Oo, hindi kayo nakakarating dun sa ano niya, sa tahanan niya. Ang last nga na hiling niya ay gusto kayong makita lahat. Inanuhan ko nga po siya. Sabi ko nga, tay, puntahan nyo yung mga kapatid nyo para naman lumakas-lakas kayo. Kung makita nyo yung mga kapatid nyo, inabutan ko ng pamasahe kasi nga lang, nag-iba yung ano niya, yung... Hindi, yung nag-decision siya na wag nang tutuloy kasi hindi na niya kayang magbiyahe, hindi na kaya ng katawan niya. Kaya yun pala yung mga kudyat, yung mga ano, sinyales na... magpapaalam na sa atin si tatay. Si tatay, ang dami ng sinyales na sinasabi sa akin. Parang binabaliwala ko lang, syempre. Ako naman po ay every other day na andun si tatay. Halos araw-araw na nga po. Kahit po wala po akong vlog, pinupuntahan ko po si tatay. Makumusta, makausap man lang. Ang dami ko pong planong gawin kay tatay. Pabahayan.
Ayan, bigyan ng Tagalaba lahat. Papa, ano ko sana sa kanya, iparanas. Kaso... ganun naman na. Ayan. Ito na yung ano, parang magiging memory natin sa pagtulong natin kay tatay. Kaya nagkuha po ako ng video, nagkuha ako ng live para naman yung mga supporter niya at umabot din po ng 1,000,000 views. Si tatay, ang daming nagmahal. Maraming maraming salamat po. Tapos po sa iyo, ma'am, at sa Panginoong Diyos. Opo. Naintindi po kayo sa aming family. Oo. Naintindihan ko po yung kahirapan kasi galing din po ako sa hirap. Na ramdaman ko din kung ano nararamdaman nyo na hindi nyo man lang madalaw si tatay kasi sobrang hirap ng buhay. Ayan, salamat sa mga viewers. Iingat po kayo palagi. God bless.